Kaliwa kanang bata. Isip mo lang ba? Ayan, okay. O may question, paano mo gagawin hindi lumiko? Well, maraming bagay. Kunwari, bagay yung ways at yung maps, Google Maps, na sinasabi na yung tamang daan eh. Pero minsan, dyan eh, nakilay dyan eh. Ways of time. Ways of time. Parang dahan ka sa ano. Mali. So ikaw, dive-diver ka, iniisip mo rin na maaaring mali ito. Isa ka, iniisip ko, pero pwede mo lang gawing business yun. Pag may babayad ka, tatama, tuturo ko sa mali. Madaling ano eh, daan eh. Kasi paano nila malalaman yung, paano mo malalaman kung sumusunod ka lang sa ways? Kung tinuro ka talaga sa the best, or medyo niligaw ka, para yung iba magpunta nila sa best. Parang ganun eh, di ba? Kasi ganun eh, pag marami nang masyado nagde-depend sa kanila, kasi napansin ko nga yun, kasi ba't kami lahat kami dito duma, lalo kami na papi. Okay? So paano gagawin? Paano gagawin? Marami. Ha? Sinong sila ayaw na ano? Tinuro sa kanila yun. So, after 1000 AD, matagal na yun. Established na yung Orthodox Church niya. Alam niyo yung Orthodox, Greek Orthodox, Russia. So, hiwala yan sa Catholic, pero may magkakapayo sila. So, galing sila pa rin sa Rome. So, after pa nung itong Greek, yung Catholic, malamang sa pera yun eh. Kasi alam niyo ba yung indulgence? Magbabayad ka, magpapamisa. Ngayon, ganyan ang term nyo. Pero dati, indulgence sa tao dyan. Binibenta nila yan. So, okay, sino yung may iwan sa buhay na nasa yung pera ka? Nasa purgatorio. Gusto niyo ba na, Pamisa sila sa lahat. Magbabayad. Magbasa. May isa, Nalangin. Magbabayad ka. Magbabayad ka. Envelope yun. Dati nagpapagala sa mother. So, pero especially nung mga tayo na hindi pa silang reformation, talagang tawag yun ng indulgence. So, inalawad sa indulgence, di ba? So yan, magbabayad ka. Mababawasan daw, kamari. Ang tatay mo, kamari. Sino man yan? Lolo mo. Ang tansya mo, doon, mga 10 years yan sa Pogonolio. Ako, mababawa mo sa tatay. Magbabayad ka doon, papanalangin ka ng papanalangin ko doon. Mabari, tapos, mababawasan eh. 10 years, maybe 2 years. Okay. So, napakalabo, di ba? Ganun na tanong. Sayang pa eh. Ha? Sayang talaga. Hindi naman ako sila. Kasi minsan nga, pag nasa state pa tayo ng mahinang Kristiyano, hindi pa tayo sumusunod. Kasi hindi naman pipigay ka ng pastor eh. So may time na yung kabatch namin. Sabagay, medyo malulo na, medyo pala. Pero hindi pa ganun malakas ang loob ko. Pero, ikaroon ng answer ba naman, no? Naku, pang-baby lang yan eh. Hindi ka pumataw sa... So yung isang kabatch namin, 35 pa lang kami yun, 35 years old. 34. So may ano na, cancer sa ano? Ano tawag dyan pag magnitude best? Stage 4. Last stage na yun, di ba? Last stage na. So, pinauwi pa. At, anong araw yung parang Friday, Thursday, kami pumunta doon. Nag-endly kami. O, sinong pumunta doon? Yung Johnson. Yung Johnson team. Nakapunta na lang kami. Nakapag-start na akong mag-share. Problema yung kasama ko. Tabi na tayo. Tapos yung medyo magulang, medyo may pagkaano din. Eh, kami, ganyan.
Gano'n naman, okay, salit na makinig na lang from the Bible. So, medyo na-discouraged din ako, sabi ko, pauwi ko muna itong kasama ko, balikan kita sa Monday, ha, sabi ko. Oo naman siya. Bihira, Sabado, wala na. Thursday kami naman. So, wala. So, minsan, sa simpleng, ano, mabuti nga yung lola ko, yung naabutan ko, nakasama namin nung sa, ano, hindi ko parang, ano, paano mag-share. Nadala namin sa isang meeting na, ano, evangelistic meeting. So, kaya yung mga bagay na yan, totoo yan, hindi na tayo matututo. Ngayon, mag-iisip ka ngayon, ano, is it worth it, diba? Ngayon, takot-takot mo, pwede mo, hindi mo talaga kaya, hindi ka natulong, kaya kami pastor. Wala nang ibang gawa, yan na talaga, wala. Default na yan, kung saan niyo ako ganun. Madalas ganun ang pastor, kasi pastor, kung saan nakakalatingin. Yung mga type mo, taga sa pagailos. Nakakalating ng ilos. Kasi magsirahin mo nga nyo. Medyo mahirap, pero importante yung kaluluwa natin. Kaya yung sabi dyan, hindi natin kapalitan yan. Or, ganito naman, pag naglilikod na ng tapat sa Panginoon, mas makakaasa ka na ano, na mag-pray ka sa Diyos, Lord, yung aming mga kamag-anak na hindi namin kaya kabutin or sinabi din sa Bible na ano, minsan, the prophet is not without honor, save in his own house and his own country. Ibig sabihin, mas mahirap mag-share sa mga mahal mo sa buhay. So kung naglilikod ka ng tapat dito, kung nasaan ka, ang daling manalangin sa Panginoon na, ano, Lord, hindi mo silang marating, hindi sila naikinig sa akin, Lord, pwede bang mas may padala ka ng tao na hindi ako, hindi sila matitiso, and therefore, mas malamang maligtas sila. Ako na tayo napunta doon. Kaya kasi tinanong. So yun yun, tanong kanina, paano niyo magagawa yun? Paano mo magagawang hindi kumalang, hindi kumaliwa? Hindi gawin mo, hindi. Isipin mo na hindi ka dapat kumaliwa kumana. Alamin mo na kung yung tama, alamin mo yung mali, alamin mo yung evil, iwasan mo na. Basahin mo yung sinatangin Diyos. Para malaman mo, kasi minsan may... Bakit daw yung bago walang asawa? Bakit yung bago walang asawa? Kasi pinagbawalan sila. Which is, hindi sinabi sa Bible, which is actually, kabaligtaran lang pa. Sabi sa Bible, isa sa mga sign ng apostasy is pagbabawal ng mag-asawa at pagbabawal kumain ng kung ano-anong pagkain. Pareho din ang ginagawa yun. Ito yung sabihin lang. So, namumula sila dun sa apostasy. So, pinagbawalan. Siguro, ang tanong mo, bakit? Ang dahilo nila. Sabi nila, ang tingin nila sa sarili nila, mga little Jesus. Oh, at si Jesus ay hindi nagsinungaling. Hindi nagsinungaling. And therefore, dapat tayo hindi mag-asawa. Kahit si Peter ay may asawa. Diba? At walang sinabi sa Bible na ganun. So, ibig sabihin, they go above and beyond what the Bible says. And therefore, bishop, oo, sinabi nyo, you know it. Pastor ka, dapat yan. Hindi ka nga dapat magbasa kung wala kasawa. Yung sabi, at marami ka dapat anak, at least dalawa. Kasi children. Okay? Yan. Ano ako eh. So, yung sabi ko, sige, okay lang yan. Okay. Ano ba na? Alam mo. Paalam mo sa ano, di mo kailangan announce. Papos ako, nagay mo sa ano. Di mo kailangan. Ako medyo against iba kasi may... Si Stephen ay Baptist. Hindi ako believe doon kasi nga, may nasabi rin kasi sa Bible na gano'n, di ba sa parang si... Hindi rin ako nahiniwala. So, pakita mo sa gawa mo, sa pinipili mo. Nagkakasiya kami dito, tapos ikaw hindi. Alam na nila yun. Alam na nila yun. Mas matindi yun. Okay, another question. Hindi ka nangyayon. Oo. May nag-joke ng bastos, hindi ka tumawa. Huh? Ganun nyo.
baka ikaw pa lang yung matatawa. Wala yung alaki yung pag yung joke, maraming sinasabi about us. Tinatawanan mo, binibigay mo. Hindi, joke lang naman eh. Hindi nga, yun nga eh. Hindi naman tayo bata na, ano eh, na malolo. Ay, joke lang yun. Joke lang. Sabi sa Bible, out of the abundance of the heart, the mouth speaks. Kaya mo sinabi yan, madalas mo sinasabi yan, yan ang laman ng puso mo. Okay? Okay, that's great. Maraming salamat sa tapos namin about Proverbs 4. Pagkakunahin ko noon ng dapat tayong iwasan yung mga klase ng tao, klase ng salita din, Panginoon, yung mga nilalakaran, yung mga lugar, ay napinuputahan, ang iwas kami dito, at kami po ay pagkaming wisdom, para kami daw po ay araw, nasa umpisa, hindi ka nakaliwanag, pero habang kung pa'y nagpapatuloy sa inyo, nagliliwanag ang aming patutuo, maganda sa mga tao ito, Panginoon, na tayo nakakalagyan ang pagsimula. Kung po hindi naman ganun, bata sa aking biyaya, ang palataya sa inyo, na pag-ministeryon din po ng Lord Diyos, we pray na bawat sa amin dito lang mag-mangarap na bandang later years sa mga kabataan ito ay magagamit din sila mightily. Hindi basta-basta lang, but in a way, na talagang mahalo natin may tatas ng pangalan, pangalan, it's a loop as we pray. So, kabataan ito lang, Stephen, kay Peter, kay Pia, kay Jamie, Jana, kay Hannah, Lord, kay Jared, kay Johan, na makakausap namin, ha, bilang sa iyo, sa payatas ko noon, kabataan especially, kay kong hindi na sa kanila, sa amin din. Patuloy kami, ayos lang sa Adam din po, nakikita lang sa US na mga pagkakataon na hindi kami nag-iingat ay kahit ano pa successes, kaya kami neutralize lang ng mga few defeats or failures na ito yung kahit ang mga sa amin, malapit lang ang puso, malaman namin na that is out of the heart of man comes the issues of love, so ito yung bawat isa, linggo, na kapabaw mo rin, nag-aaral, kaya po mo rin sa business namin. At ang aming mga na-win sa inyo lang kanila ay magpatuloy sa anawa. Makatid po sila ang positive desire na talaga. Ang lahat ay, Jesus na yung pray. Amen! Kanina sa inyo nag-amen? Amen! Kanina pa kayo na-amen. Amen!